Hi guys, my name is Ryan and now you are watching Hello guys. Dito po tayo ngayon sa bukid. Ayan. Bali maghahanap po kami ngayon ng ano ng pwede naming pang-ulam mamaya. Pwedeng makakuha kami ng isda, makahuli ng ibon, or siguro baka kukuha kami ng kangkong ulit. 4 months na po nung nakalipas na blinag ko tong lugar na to. Yan. So, ngayon lang uli kami bumalik dito para kumuha uli ng kangkong. Sobrang hirap ng daan ngayon, guys, kasi malago na yung mga damo. Makikita niyo, no? Makati. Wow. Wow. Kita mo yung paru-paru. Iiwan ako ng mga kasamahan ko. Sino mo yung dinadaan ng kabisa? Madamo na matubig. Yan. Yan. Kaya dapat ingat lang dito kasi pwede kang masugatan. Pwede kang matinik. May mga ano dito kasi may mga kuhol. Pag mapakan mo yung kuhol, masusugatan yung paa mo. Hindi kami pwedeng gumamit ng chanelas, guys, oh, kasi ano, lulubog siya sa putik. Mahirapan ka maglakad. So, kaya kailangan dito, bago may apak yung paa mo, kakapain mo muna ng konti. Maramdaman mong medyo may tulis, huwag mo nang ituloy yung pag-apak ng paa mo para hindi ka masugatan. Ang kasama ko nung doon, ah. Yan. Merong isa doon ang uli ng isda. Pupuntaan natin naman. Babalikan ko kayo, guys, ah. Okay. So, guys, itong lugar na to, guys, no. Mga palay yan. Mga tinanim na palay. So, nangyari dahil inabutan sila ng ulan, eh, nalubog sila sa tubig. So, mangyayari dito, guys, ayan, tumutubo na siya, lumalabas na yung mga uhay niya. Lumalabas na yung mga bunga niya, pero nakababad siya ng gusto sa tubig. So, ang mangyayari dito, guys, hindi na siya mamumunga ng maayos. Yung ibang bunga naman, masisira na. Kaya yung may-ari nito, eh, sa malamang lugi. So, tingnan nyo, guys, ah. Halos walang bunga na nakakapit. Yeah, hindi madali yung ano, buhay ng isang magsasaka. Mahirap, sobrang hirap. Kasi araw-araw mo nga alagaan yung palay mo, pero kapag inabutan ka ng ganito, yan, katulad niya, no? Binaha yung palay nila. Eh, halos wala ka ng maani. Lalagyan mo pa ng abono ito. So, malaki ang gastos. Pero 50-50 ang chance mo na mabawi yung gastos mo. Yeah, guys, huwag nating sayangin yung mga kinakain natin na ano, na kanin, ha? Kasi bawat butil lang kanin, pinaghirapan talaga yan ng mga magsasaka. Hindi biro ang magtanim. Wow, ganda ng ano. Dito sa wild, guys, makakakita ka ng mga ganito, eh. Kung nakikita niyo, guys, oh. Di ba? Ganda, di ba? Well, diyan. Ayan. Pero hindi ko siya huliin. Kasi, nakakatulong yan sa ecosystem natin, eh. Meron yan silang ginagampanan na, ano, na parte sa ecosystem natin. Yung mga insekto na ganyan, yung mga dragonfly na yan, yung mga tipaklong, lahat yan sila, mayroong ginagampanan. Hindi sila nandito na para lang sa wala.
Meron yan silang silbi. So guys, medyo malalim na yung tubig dito guys. Umabot na sa tuhod ko. Siguro, post ko muna to. Then babalikan ko ulit kayo mamaya. Yan. So guys, andito na oh. Yan, mga kangkong. Ano sa Chinese to? Kangkong? Ano sa English? Water spinach. Water spinach daw. Ewan. Water spinach yan. So yan guys oh. Tumutubo yan dito wild. So free ang kumuha ng kangkong dito guys. Wala kang babayaran. No? Yun lang, sakripisyo kasi nga may kita mo naman yung dadaanan mo. May kita mo yung sitwasyon ng lugar na swamp siya. Nakalubog siya sa tubig. Dating pala yan to guys, pero siguro na wala na ng pondo yung may-ari. Kaya hindi na tinuloy na ano, taniman yung lupa. Malamang to guys, after 10 years, ibibenta tong lupa na to. Makikita mo to, tatabunan, magkakabahay na rin dito. Kasi nga, hindi napapakinabangan. So, itong kasama ko to guys, siya yung mapilit eh. Siya yung mapilit pumunta rito para kumuha ng kangkong. Oh, tingin naman dyan. Kaway kaway. Yun. Up, kaway kaway. Yan. Wow, may wild duck. Sayang, di natin nakunan. Di natin nakunan yung wild duck. So dun, sa banda dun guys, oh, mayroong nanghuli ng isda. So puntahan siguro natin para makita natin kung maganda yung mga nahuli niya. Ito, ayun yung mga nakukuha niya. Yan, kangkong. Fresh wild kangkong. Free. No value added tax. Sa grocery pag bumunta ka, may babayaran kang value added tax. Dito ka bumunta, wala kang babayaran value added tax. Meron dito, dagdag sugat sa paa kapag nagkamali ka. So, punta tayo doon. Kailangan mo lang ng sipag. Yan. So, kung iniisip nyo guys na madali ang buhay sa probinsya, nako, mahirap. Kailangan mo ng isang katerbang sipag. Isang katerbang tiyaga bago ka makatikim ng nilaga. Yan. Pero masaya. Masarap mabuhay sa probinsya guys. Kasi dito sariwa. Sariwa ang hangin. Sariwa ang pagkain. Kaya mga tao guys, mababait. Pero walang kwarta. Yung mga tao sa probinsya guys, no? Mababait sila at masasaya, pero walang pera. Yan. Kasi nga, alam mo naman sa province, maliit ang sahod dito. Minimum wage dito nasa 250 lang. Hindi katulad sa Manila na umabot sa 500. Pero dito guys, malaya ka dito. Hindi katulad sa Manila, ang daming bawal. Malaya dito. Naka, wala bang ganban ngayon? Malaya, wala. So, walang ganban ngayon guys. Sabagay, di naman air rifle. Hindi naman gagamitin yung air gun na yan. Guys, pang ahas. Oh, yan. Ito ay air shotgun. Yan. Kapag maka-encounter kami ng hindi ho to pellet gun, air shotgun. 21 gauge na bulitas para lang sa snake gun. Yan. Pang-ahas. Protection lang yan daw. Protection. Ang self-defense. Panakot lang yan. Okay, pupunta tayo. Nako, lumayo si Ma'am. Manong! Manong! Pwede ka bang ma-interview? Wala pang mauli. Ay, wala. So, dito guys. Ay, ang hirap ng daan. Uray, uray, uray! Wala. Naku, sugatan yata ako. Wait lang, wait lang.
So guys, dito. Ito si Manong nang uli ng isda. Pero sabi nung kasama ko, wala pa daw. Wala pa daw nahuli ng malalaki. Baga maliliit pa. Ay, salamat, walang sugat. Isang buwan pa lang ang baha. Makapalang kalyo. So dito guys, oh. Dito kami nangunguha din ng isda pagminsan. Abangan nyo guys, maglalambat din kami dito. Sure, siguro mga 2 buwan pa. Dadami rin, oh. So kung nakikita nyo yung mga bundok na yan guys, yan, sa likuran lang yan ang Bagyo. Ayan. Kasi nasa dito kami ngayon sa loob yan. Merong binggit. So yun pala, yung bundok na yun, oh, yung mataas sa likod. Binggit sa may Twin Tower. Yan daw ang bundok ng binggit. Zoom natin guys, ah. Ayun, oh. Twin Tower. Yan. Yung malaking bundok sa likod, binggit na daw yan. Part na yan ng Bagyo. Okay. So guys, don't forget to like, subscribe, and click nyo yung notification bell para ma-inform kayo sa mga susunod pang videos, no? Informative tayo dito guys. Marami kayong matututunan sa video. Wow! Ano yun? Eagle ba yun? Yeah. Yung lumilipad? Asan na? Hindi ko nakuunan. Malayo. Heron. Night heron. Oh, heron pala. Kasi guys, minsan mayroong eagle dito eh. Yung tinatawag nilang Eagle of the North. Buong pamilya yun sila, 3 yun. So kapag natsambahan mo, makuna ng video, napakaswerte mo. Ayan. So ulitin ko guys, ha. Don't forget, watch, subscribe, and hit the notification bell. Okay? Mamaya ulit pag pauwi na kami, dudugtungan ko pa to. So, hintay lang kayo. Bye-bye! Help for life. Ayan guys, ah. Naku, mali. Na-pause ulit. So guys, itong kinuha nung isa, yung kinuha niyang kangkong, yun ang pangulam daw namin. Tapos yung isang sako doon na kinuha ng kasama namin, ipapakain daw sa pato. Kasi pagtapos kumain ng pato ng kangkong, kakainin din namin yung pato. Tungkod ko yan. Okay. Tapos doon guys, banda. Wait lang ha. Doon banda, doon. May nagtatanim doon eh. Daanan natin mamaya. Muna natin sila ng video. Tingnan natin kung paano ba sila magtanim ng palay dito. Okay. So, post ko muna to guys. Mabalikan ko ulit kayo mamaya. Ayan. Uuwi na po kami guys. Tapos na kaming kumuha ng kangkong. Sapat na raw yan. Ngunit at ang hali na. Siguro mga bandang 8 o'clock na rin. 8 o'clock na ng umaga. Medyo masakit na sa balat yung araw. At naka-jacket pa. Parang tumatagos yung init.
So, ito guys, oh, napagod sila guys. Kasi sila lang may ginagawa, ako wala eh. Kailangan tumilong. Taga-video lang ako eh, vlogger lang ako eh. Ayan, so, nandito kami ngayon, nasa gitna kami ng bukid oh. Tinan mo yung Igret. Doon sa may kahoy. Saan? Igret. Kayo? Subo. Igret. Saan banda? Doon sa puti. Sa puti. Wala, hindi makita. Ayan. So guys, andito kami ngayon, sa gitna kami ng bukid. Kailangan daw nila ng pahinga. Aray, 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 aray. So ito, nakikita nyo guys. Ayan. Yung paa ko kinakagat ng langgam. Ito sakit. Ano mo dyan, nasa tubig. Ay. Kinagat ako ng langgam guys. Ayan. Magamit pa pala ng mga ano dito? Scarecrow. Scarecrow. Parang ang liit-liit naman ang scarecrow na ito, mukhang manika. Pag-target shooting yan? Panakot ng ibon yan guys. Pag-target shooting yan? Para yung punla ng palay eh hindi kainin ng ibon. Karag, karag, karag. Saan? So ito guys oh. Meron kami na-encounter na wild. Naku, kumakain na. Kumakain ng, kung kinakain mo plastic? Wala ka namang makain na ano? Wala ka namang makain na insekto rito? Kumakain ka ng plastic? Plastic ba yan? Ewan ko. Kabay, kabay. Kukek. So guys, yung iba kinakain nila to, ano? Yan. Yan ganyan. Yan nakakain. Tanggalin mo lang yung lason sa hita. May uro ng pala ka, guys. Kinakain nila yan. Pero ako, siguro, kahit gutom na ako. Alo. Hindi ko kakainin yan. Ano, yun na. Tumakas na siya. Diyan na. Yan. Hindi ko ka na, no? Plastic yan. Ano siguro, baka yung langaw dumapo sa plastic. Inano niya, kinain niya, dumikit. This is the life in the province. Yan. Ito na sila, guys. Ito. Lapit mo yung logo. Burado na eh. Usa. Para lang to sa usa. Kaya lang, walang usa dito eh. Kaya hindi to magagamit. Pang defense na lang sa ahas. Yung ahas na itim ang ulo. Oo, itim ang ulo. Yan. Bale, hindi to, ano guys, hindi to tawag nito, pellet. Shot shell to. Disabog. Ito po ang bala. Yan. Makikita mo, may mga bulitas siya na pino. Sa mga hindi nakakalama, yan po. Yan po ang laman. Yan, pinong bulitas. Hindi siya maganda sa ibon. Yan. Para sang shotgun. Sala ahas lang, defense. Hindi siya pang hunting. Yan. Marami kayo natutunan ngayon, guys. No? Yan. Tayo na, ang init. Oh, babalikan ko kayo guys ulit. Naiinit na. Napagod na yung taga-video. Ayan. Tingnan nyo. Kung nakikita nyo yung mga flowers yan, oh, wild yan guys. Di ba? Sa Manila, wala kang makuha ng ganyan. Oh, may paru-paru pa. Oh. Ayan. Anong pangalan na itong flower na to? Ewan ko. Laruan lang namin ito eh. Oh, laruan daw pala ito. Oh, anong ano yan? Ayan. Nakakain yata itong blaklak na ito eh. Purple. Yeah, ganito lang namin ito. So ito laruan daw ito guys. Oh. Pakita nga kung paano. Pakita. Ayun daw. B. Ganyan nilalara. Panira ito sa mukha. Gano. Dati. Ganitong laro lang masaya ka na eh. Ito no. Yung pagkain sa probinsya. Magisa pa, may mayat gayipon na. Bayabas. Ino may hinog. Kaya lang hilaw pa. Ganun rin lang kalilit ang mga bayabas ngayon eh. Dati ito malalaki gakamao. Pero sa hirap ng buhay ba si bayabas, taghirap. Tignan mo, namamatay na. Ganito na pwede na kainin yan? Pwede na. Tagatin mo. Sigas.
Ah, noob. Yummy. Yan. So, paalala guys ha, itong pagkain na to, para lang to sa matitinong ngipin. Pag pustiso ka, hindi yan pwede sa'yo. Marami pa yan doon. Doon, marami pa doon. So, uwi na kami guys, no? Doon pa. Doon pa kami. Doon pa kami, ano, ayun, no? Ay, ibon, wow. So, doon pa kami nang galing doon. Yan. So, sa bahay na tayo magkikita-kita, guys. Dito, railway to dati. Ah? PNR. Marilis pala to dati, ah. Nasa na yung ano? Nasa na yung mga railway dito? Pinagnananakaw. Sobrang gutom. Pero yung mga hindi taga rito, mga nagnakaw. Mga tagibang lugar pa, dumayo lang para nakawin yung railway. Kaya wala nang natira. Tupida, ano pala ng tren to dati? Yan, National Power Grid. Napukor. Ang poste ng Napukor daw. Pinalitan na ng bakal. Linya ng Napukor. Bumigay na yung mga dating kahoy. Tinatamaan kasi ng kidlat. Yung dating poste. Ngayon, ayan na siya. Kongreta na siya. Okay, sige na. Bye-bye na, guys. Ayun, paru-paru. Yung nakikita yung mga kahoy. Guys, yung mga nakuha namin kung kanina doon sa bukid. Ito. So, kailangan hugasan to guys. Yan, kailangan hugasan siya ng mabuti. Tapos, inamoy yung dahon, no? Para makasigurado ka na ano, walang uod. Kasi minsan meron kumakapit dito ng mga uod. Yan. So guys, sana marami kayong natutunan sa video namin yung araw na to, no? Sana marami kayong napulot na aral, tapos abangan niyo yung mga susunod pang videos, guys. Kasi lahat ng videos na gagawin ko informative. Meron kayong matututunan sa mga videos ko. So, bye-bye na guys. Ito lang sa ngayon.